waiting for second mass kami. 7 to 8, no? 7 to 8. So, sa atin, yung paa. Tapos na po yung mass. Wala, mama. Tapos na po yung misa. God bless po sa lahat. Sa bahay. Yan ay haring araw. Ipakita na. So, bali, tara, lusong na tayo sa farm. At tingnan natin, update tayo sa nalulubog natin na tanim. Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go. Guys, andito na tayo sa farm. Yung naging epekto ng pag-ulan-ulan, ayan, mga sira yung mga bunga. Nagkaroon ng bitak-bitak. Nakasalubong ko si Kuya Boyboy, yung boss nila, Kuya Saldi. Pagitan isang araw, pinipitasan na nila yung mga ampalaya doon dahil nga nagkaroon ng bitak-bitak yung mga bunga. Tapos, dahil laging basa, laging babad, ayan o, nalalanta yung mga puno, halaman, yung dahon, ayan, lanta na. Yari. Ayan, mga bunga, puro abtak. Maliliit pa lang, may mga abtak na. Tapos nanilaw yung buong puno. Ayan yung naging epekto ng walang tigil na pag-ulan. Ayan, maliliit pa lang, puro abtak na yung ano, puro bitak. Hindi ko alam kung makaka-recover pa itong tanim natin, guys. Hindi muna natin pwedeng lagyan ng abono yan. Ay, lanta oh. Nalanta. Sumabay sa ano? Ayan. Farming is life. Hindi pa lumalabas yung gastos niyan. Ganun talaga. Tayo magagawa. Gasa na lang tayo nito sa mga bagong tanim. Bali, nandito sila tol GT at tatang solid. Naayos yung balag dito sa may gawing itas. Guys, bago kami umuwi, hindi tayo makapagkilos-kilos sa mga halaman doon sa may gawing basa. Dahil maantala yung kanilang ano, mga ugat, maaabala. So yan, na-assemble lang namin itong balag dito sa taas. So not sure itong solid din. Lalagay ng letting.
guys, malapit na mayari itong dalawang tudling dito sa taas. Nakasabit na rin yung mga gumapang na ampalaya. Basta naisabit naman na yan, gaganda na ulit yung ano yan, talbos. Ayun o, mga nakahiga o. Dito tayo sa kabila. Aliko! Aliko! Ay. Time check. 3:30. Palagi tayong gumagayak, palagi tayong nagtatanim. Hindi pa tayo tumama, mga ka-HB. Pero, subok lang na subok. Pag huminto tayo, lalo tayong matatalo. Yung iba nga, inibis na walang nakuha. Ano na yung mga may palay. Dito sa may ng mga nagtanim dito sa Ibayo, karamihan lunod yung ano, mga palay. Kawawa yung mga farmer, namuhunan sila ng malaki, wala silang nakuha. Kaya tis-tis lang muna ngayon, darating din yung panahon at oras at yung time. Tamaan din natin yan. Imagine, isang linggo mahigit yata, kulang dalawang linggong walang tigil ang ulan. Kaya yung mga ugat ng ampalaya nabulok. Nahirapan sila ng husto. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-aasa kasi medyo berry pa yung itaas niya. Yung iba talaga ano, nalalanta na. Kahit yung gastos lang sana makuha. Magamit natin, marol natin sa susunod na tanim. Mahirap yung walang wala tayong makuha. Tapusin lang namin to. Uwi na tayo. Tapos discuss natin guys yung ano, about sa yung pagkukuriya natin. Maraming may mga nagtatanong. So discuss natin guys kung ano ba yung kung ano na bang lagay, ano na bang balita dun sa lakad natin. Mami, sa bahay discuss ko. Isang ano na lang, isang paliwanagan na lang para malinaw din sa lahat, para doon sa mga nakikibalita kung ano na ba ang lagay ng nilakad natin at yung pinag-aralan natin. Ay, tapos na. Ano na may ulan? Talagang ayaw ulo ba yan, no, Bak? Ay. Ayaw na ng halaman ng tubig. Pero humihinto ko na. Yun, nandito na tayo sa bahay guys. So discuss lang natin ng mabilisan yung sa mga nagtatanong about sa kung ano na ba ang lagay dun sa Korean na pinag-aralan natin guys. So yun nga. So tingnan ko muna dito yung ano, yung pinaka-process niya or yung mga step bago tayo kung makakarating tayo ng Korea. So, saan nga ba yun? So, ito. Hanggang
19 step. So saan na ba tayo? Nasa step 1 pa lang tayo dito sa graduation sa Korean Language Center. Number 1 pa lang tayo, guys. Number 2, registration. Magre-register tayo bago tayo mag-exam. So yun, matagal pa yun yung registration. Magpo-post yung DMW kung kailan yung registration at yung examination, yung exam. So number 2 yun, tapos number 3, exam. So dun muna tayo bago natin paliwanag lahat yung mga susunod: skill test, medical approval, hire, EPI, contract transferred, contract signed, CCBI, KLT, remedical, TB test, visa approval, TED, RT-PCR test, actual entry. Tapos pagdating sa Korea, magme-medical pa ulit. So dun muna tayo sa ano, 2 entry, registration. So magpo-post yung DMW, yung government natin, kung kailan yung registration at kailan yung exam. So pag nakapag-register tayo, mag-exam tayo. So mabigat-bigat yun yung exam. Kasi pagka hindi tayo nakapasa, babalik ulit tayo, mag-exam ulit, mag-exam, tuloy-tuloy yun. Ngayon naman, pag nakapasa tayo sa exam, maghihintay pa rin tayo ng employer. Pipili kasi ang mga employer ng mga nakapasa sa exam, swertihan lang mga ka-HB. Kasi may mga nakapasa sa exam na hindi napipili ng employer, at may expiration date yun ng 2 years. Sa loob ng 2 years, pag hindi ka napili ng employer, mag-exam ka ulit. So, ganun katagal yung process at paghihintay ng kung paano makarating ng Korea. So, hindi siya ganun kadali at hindi siya ganun kabilis. At tulad niyan, yung mga Korean Learning Center, tanggap sila ng tanggap ng estudyante. Tapos, magpapa-exam. Kahit pala pumasa ka sa exam, hindi ka basta-basta makakarating ng Korea kung hindi ka napipili ng employer. So, ganun guys, ang proseso ng pagpunta sa Korea. So, shoutout na lang po sa mga ex-Korean na nakarating na po doon. Bigyan nyo pa po ako ng konting idea kung meron pong mali doon sa mga sinabi ko, guys. So, marami pa pagkayari ng exam. Pag napili ka ng employer, dadaan ka pa ng skill test at medical. Ngayon, pag di ka naman pumasa ng medical, maggagamot ka pa. So, ganun siya katagal yung proseso. So, yun, sa mga nagtatanong dyan, kung saang stage na tayo, nasa number 1 pa lang tayo, guys, doon sa graduation sa Korean Learning Center. Yun nga, meron na tayong certificate doon. Kaya lang hindi pa namin nakukuha sa kabanatuan gawa ng wala pang registration ng exam. Tapos, wala pa tayong passport. Hindi naman tayo makakapag-register at makakapag-exam pag walang passport. Kasi, ano yun, requirements. So, ganun siya. Kaya, hindi rin siya basta-basta gaya nan. Wala rin tayong passport. Wala pa tayong passport. Hindi pa tayo nakapag-lakad ng passport natin. So, yun lang po. At kung meron pa po kayong konting katanungan, discuss po natin ulit. So yun, number 1 pa lang tayo. So mahaba-haba pa yung tatahakin natin kung talagang gusto natin mag-Korea. Pero pangarap po talaga, wala tayong, hindi naman natin siya agad-agad na, hindi naman agad-agad natin siya maaabot pag hindi natin pinagdaanan tong uh, 19 step na to. Ano lang to, pinost lang to ng ano, sa may GC ng about sa pagko-Korea. So yun lamang po. Maraming salamat mga ka-HP. At hanggang dito na lang yung simpleng video. Maraming salamat sa pagsama. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo at tiwala. Kita-kita na lamang next upload. Ingat po kayo palagi and God bless. I love you all. Bye po. So tsaga-tsaga muna tayo sa farm. At tsaka maglalakad pa tayo ng mga requirements. Kailangan meron na tayong NBI, passport, ano pa ba, etc. So, sa ngayon,
hanggang doon muna tayo sa may certification na nakapag-aral tayo. Bali kasi nakakabasa naman tayo ng Korean, kaya lang marami pa yung mga vocabs pa. Kagaya ng basta yung salita nila guys, marami pa yung pag-aaralan. Salamat po at ingat po kayo palagi and God bless us all.